Lika mga Carmi, may papakita ako sa inyo. Yung boss namin, si Colonel Sources A. Trinidad. Siya ang director ng Team Army Vlog. At ang aming deputy na napaka-snappy. Okay. Hi mga Carmi! Hello mga Carmi! Hi mga Carmi! And welcome to Team Army Vlog! Ayan, so mga ka-Army, matagal din tayong hindi nagkita. Kaya naman ngayon ay nandito po tayo sa 2nd Infantry Jungle Fighter Division upang atin silang kilalanin. So tara mga ka-Army, samahan nyo kami sa vlog na ito. So mga ka-Army, ngayon ay kasama po natin ang commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Sir, pwede niyo po bang ipakilalang yung sarili sa ating mga ka-Army? Hello mga ka-Army, ako si Major General Roberto Escapulong, commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Thank you, sir. Naku, Angel, napakalaki ng area ng 2ID. We cover two regions, regions 4A at saka regions 4B, no? So, aside sa combat operations, the 2nd Infantry Jungle Fighter Division is also doing a lot of HADR role. Every year, almost every year, we are helping the LGUs and other agencies in addressing the needs of those affected by the Taal volcano eruptions, those affected by floods, landslides, no, brought by the storms na palaging dumadaan dito sa area natin. And lately, ang division was also involved in addressing the oil spill that happened in Mindoro. From day one, yung ating mga tropa dyan from 203rd Brigade have been involved, particularly in coastal cleanup, no? And of course, in providing manpower and other security needs ng ating mga agencies that are involved in helping the Mindoreños address yung oil spill incident. Ang dami na ating CMO activities dito. One of the things that I am giving focus to sa area ng 2ID is yung CMO. Una, we are very near NCR, no? That's why yung ating buong CMO battalion is deployed dyan sa area ng Cavite, Laguna to do mostly CMO activities, no? Yung CMO naman natin is not just doing civic action. Ang CMO natin is directly immerse with the communities doing CSP. Kasi nga, ang isa sa mga focus natin is yung white area operations. Now, ang pinaka-effective natin dyan is yung CMO battalion. Sa mga nag-aspire na maging sundalo, no, ang 2nd ID ay very much willing to accommodate you. But, no, ang aking condition lang sa mga gusto apply, lalong-lalo na sa 2nd ID, ang pagsaservisyo sana ang inyong unang rason sa inyong pagsusundalo. Dahil kung yan ang pinakabuod ng inyong hangarin, alam nyo lahat madali na. No? Yung training, yung pagsusundalo mismo, habang kayo ay nade-deploy, lahat yan baliwala kasi ang feeling ninyo, kayo ay nagsaservisyo sa taong bayan. Army, ngayon ay kasama po natin ang Sergeant Major ng 2nd Infantry Division. So, sir, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa ating mga ka-Army? Hello mga ka-Army. Ako nga pala si Chief Master Sergeant Marvin A. Morani, taga Cagayan de Oro City. Na-assign po, ako po ngayon ang Division Sergeant Major ng 2nd Infantry Division. Noong February 1, 1970, ang 2nd Infantry Brigade Separate ay inactivate. At ang una nitong headquarters ay sa Camp Bisintilim, Canlubang, Calamba, Laguna. At ginalaunan ay inilipat dito sa Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. At ipinangalan ito kay Brigadier General Mateo M. Capinpin. Ito ay naging commander ng 21st Division ng Philippine Army, USAPI, noong during World War I. No? Then,
19 March 1976, ang 2nd Infantry Brigade ay na-upgrade at nireorganize at ipinangalan ito ng 2nd Infantry Division Philippine Army. Dito pa rin sa Camp Kapinpin, Panay, Rizal. Ang aming unit ay nagkakaroon ng mga successive commander. At ang aming currently commander, ang aming 44th commander ay si Major General Roberto Escapulong, Philippine Army. Yes, sir. Ma'am, bawal po kasi dito. Ay, opo. May tinitignan lang ako, sir. After, ma'am, edit po. Opo. Thank you, sir. Mga ka-Army, meron pa akong napansin dito. Si First Lieutenant Ferdinand E. Marcos, ang ating former president. At naging Assistant G2 Division Combat Intelligence Officer pa siya. At meron pa siyang award na Most Outstanding Soldier of the 21st Division. That's our former president. Mga ka-Army, kasama po natin ngayon ang Chief Dipaw ng 2nd Infantry Division. Sir, pwede niyo po bang ipakilalang yung sarili sa ating mga ka-Army? Ako nga pala si Lieutenant Colonel Hector Agari Stolas, ang Chief 2nd Infantry Division Public Affairs Office. Dito po tayo ngayon sa Camp Kapinpin sa Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. Angel. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, ano po ba yung isa sa pinagmamalaki ng 2nd Infantry Division, sir? Sa pangunguna ng aming division commander na si Major General Roberto Escapulong, ang Camp Kapinpin ay pinopromote natin isa sa mga tourist destinations dito sa Tanay, Rizal. Maliban sa maganda yung klima dito sa Tanay, ay sa loob ng camp marami po tayong mga magagandang struktura, tanawin at iba pang mga proyekto na ginagawa. Mga ka-Army, ngayon ay sasamahan tayo ni Sir upang maglibot dito sa 2ID. So mga ka-Army, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tulad nung sinabi ko, si Miss Christine Lim na nag-offer doon ng Sor Oncela, nagbigay din siya ng tatlong masterpiece niya worth $500,000 each. Ito mga ka-Army, oh. Yan. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Pero mga ka-Army, lipat tayo sa next destination natin. Kasama po natin ang Commandant ng DTS. Sir, pwede niyo po bang ipakilalang yung sarili sa ating mga ka-Army? Hello mga ka-Army, ako si Lieutenant Colonel Jericho Roman Pisasing at ito ang aking headquarters at 2nd Division Training School. Ano po ba yung mga kinakandak natin dito sa loob ng DTS? Primarily, ang 2nd Division Training School ay ito yung primary training unit ng 2nd Infantry Division. So, dito nagsisimula ang ating mga candidate soldier para sa kanilang basic military training. Dito rin natin kinakanda ang kanilang specialization na tinatawag natin na Jungle Warfare Course. Dito tayo sa ating first station, ang rappel station natin. Ito ay around 35 meters in height. Andito ang ating mga performers. Hello ka-Army, ako pala si Staff Sergeant Alejandro. Kami yung rappel NCO dito sa 2 DTS Tower. Gagawa ko ma'am ng improvised harness para ito yung gagamitin namin sa pagkakabitan ng carabiner at rescue aid ma'am. Dahil wala tayong full body harness ma'am. No order, sir! Corporal Mosal! Request permission to enter the tower, sir! Hindi! Sir! Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan.
para ng buhay. Isa kong sundalo, kawal ng bathala. Mabuhay, mamatay, ito ang magpapatunay sa pag-ibig ko sa buhay. Sa aking kaibigay, dalangin kong puso, yung buhay at tagumpay. So mga ka-army, ganito yung ginagawa ng ating mga magigiting na sundalo. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako laban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Nakaka-excite siya na hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko kasi nakakaba pag nandun ka sa taas kasi ang taas ng tower. So, ito yung ginagawa mga ka-army ng ating mga kasundaluhan na sa pag-a-apply pa lang, kahit na nasa serbisyo ka na, ginagawa nila to. At hindi siya ganun kadali. Ganito po, mga ka-army, yung mga pinagdadaanan ng mga kasundaluhan. Kaya naman po, saludo po ako sa inyong lahat. So, ayun, maswerte ako kasi buhay pa ako, walang medic, at ayos. Hello mga ka-army, ako po si Tita Beck Avelino. I have been the multi-sector advisory board of the Army Transformation Roadmap since 2015. Doon po nagsimula ang aking pagiging involved sa Philippine Army. Nasusubaybayan naman namin ang mga hakbang tungo sa vision, mission ng ating mga kasundaluhan. So, very involved kami sa mga pangyayari. Sana ay kami pagkatiwalaan nila na pwede kaming magbigay ng suhestyon ng para sa ikakaunlad ng mission vision ng Philippine Army. Ako'y manghang-mangha sa mga pagbabagong nangyayari sa loob ng Philippine Army. Dati po, ang mga sundalo ay kinakatakutan ng mga bata. Nakita ko po ang transformation, ang laki ng pagbabago ngayon. Lahat ngayon ng tao gusto makipag-selfie sa sundalo. At ako'y saludo, talagang saludo ako sa kanila kasi 24/7 ang serbisyo nila. Marami pong sakuna sa kalsada. Wala po kaming unang-unang nalalapitan o natatawagan kundi ang ating Philippine Army dito sa loob ng Camp Kapimpin. Nauuna sila lagi. Unang-unang dumadating sa mga ganitong sakuna. Pangalanan mo ang sakuna, andoon sila. Unang-una. The noblest service that you are doing to all of us. But sino naman ang magsasabi na tama ang serbisyo ninyo? Kami lang po. Kasi kami ang magsasabi kung tama ang serbisyo ninyo. So, tama ang inyong motto. Serving the people, securing the land. So, sa inyong lahat na kasundaluhan, talagang ako po, saludo ako sa inyong lahat. Muli mga ka-army, ako si Angel Valderrama para sa Team Army! Your Philippine Army at 126 strong, united, and reliable.